number two eh. Yeah, and this is a double marksman matchup, lineup specifically for Blacklist International. Yes. Pero kasi ang magiging problem dito ay isa lang sa mga marksman na yun yung pwede mag-purify. Kasi retribution yung hawak ng isa. So definitely kailangan mas maging maingat ni MP The King in terms of his positioning, because the moment na mahuli sila ng isang Tigreal eh magiging madali for the side of FNOP to burst them down. Meanwhile, for FNOP, this is definitely a possibility that they can capitalize on. Ito yung binabanggit ko kanina during the draft, na kaya ng Louie ang isang Zask sa laning phase natin. Especially on to the early, kung saan mapapansin nga natin na maaaring yun, yung i-push through, pwedeng i-abuse dito ni Haji. Laban na nga lang din kay Super Friends. Pero babalik lang ulit tayo dito sa Goldeen matchup natin. It's going to be the Harit and the Moskov. Pareho nilang specialty hero dito kahit paano, Auntie Anara. Pero kasi mamaya pa natin talaga makikita sila mag-explode eh. Yeah. Pagdating sa mga laban natin. And once for Blacklist International naman, tututukan naman natin dito is how will perks make it possible na mabigyan or mahainan ng mga, sabihin natin, target dito ang mga members niya, specifically dito si MP The King for the latter part. Yeah, and alam mo, may gusto lang ako i-bring up, no? Yung mga roamers natin, usually, mapapansin natin na nagde-decide sila whether or not tutulungan yung position 4 mag-clear. Minsan, may mga heroes kasi, like the Vexana, na kailangan ng katulong para lang mag-level 2. And kapag level 2 na siya, yun na yung time for them to leave him. So, if you are a roamer who's watching right now, yun yung isa sa mga considerations mo. Kaya ba ng kakampi mong hero na mag-clear ng level 1 alone, or kailangan mo siyang samahan para lang mas maging madali yung buhay niya coming into level 2? You have to be very observant, yes, kasi kumbaga. And ngayon, kanina na-observe ko, parang medyo nadali pa nga si MP The King na mag-level 4 kontra dito kay King Kong, pero nakahabol pa rin naman siya. All thanks to the single jungle monster doon sa may bandang baba. Pero babalik tayo dito sa isang malaking objective, which is the Turtle. Grabe yung ginawa doon ni Brusco against MP The King, pero isa-isa pa silang humahabol sa kanika nilang mga kalaban. That Turtle will go by uncontested. And yun yung sinasabi natin, no? As a roamer, isa sa mga possible jobs na gawin mo, hindi lang XP ang gumagawa nito, ay i-zone at i-box out yung jungler ng kalaban. That way, mahihirapan silang kumontest when it comes to the neutral objective. And ang ganda ng kahit hindi pa level 4 si Brusco, yes, na nararamdaman natin yung pang-box out nga nila. Katulad dito sa may bandang top naman. Tapos si Lord JM ang babagsak. Dalawa laban sa isa, pero may diversion play doon sa likod. MP The King magla-like on pounce, pero hindi lang din naman mababagsak si Kirk. Si Super Friends instead na kanilang magiging target. That's okay. It's a trade. Nakita naman natin kung paano pinunish dito ng Blacklist International. Ito yung kagandahan with the Louie. Kaya nilang maagaran, yes, na bumalik, magbigay ng trade. Especially kapag nagkaroon ng call na may pulahan yung buhay dito. Medyo may mababang HP dito, kaya niyong bigyan. And with that, Fnatic, Onyx Philippines, mapapansin natin, kailangan nilang ingatan yung mga ganong klase naman na mga pwede maging gank sa kanila ng Blacklist International. Oo, kaya nga kailangan maging cautious and wary ng Blacklist International sa kanilang mga brushes, kasi magiging madali for Fnatic Onyx, ay for Fnatic Onyx na kunin yung mga brushes na yon, because they have the Tigreal. So, yeah, kailangan nilang kunin yung mga brushes na yon. And as well, ma-surprise yung panika nila mga kalaban, lalo na kapag magda-diversion play na sila. Medyo mataya-taya rin to, yes, eh, di ba? Mataya-taya. Tagu-taguan. Oh, tagu-taguan. Maliwanag din ang buwan. Pero hindi pa maliwanag yung buwan dito kasi sa ngayon, medyo may puwang pa tayo kung titingnan natin sa asama pa. Hindi pa rin man ganun kapalong-palu yung mga clashes na nakikita natin. Understandable. Pagre-respond ko lang naman dito ang pangalawang Turtle for this round. And as much as possible, yung mga rentry holders or junglers natin, hindi pa rin naman sila agad-agad makikipagpalagan. As we head on into the Turtle, ito yung mga possibility na pwede mong gawin if you are an XP laner. Hindi na nag-clear si Kirk, as well as itong si Lord JM. Kasi kailangan sila sa mga Turtle fight. Yun yung mga maliliit na bagay na gusto kong ma-appreciate natin yung mga pro players natin, kasi yung ganong kind of mindset, hindi natin siya usually maiisip. At kada nakikita natin yung ganito na parang sinasacrifice mo nila yung lane nila, mayroong isang tao talaga, yes, na sinusulit na walang tao sa linya na yun, and that's going to be outplayed naman sa may bandang top. Na kung saan nakapapansin yung Kelra and outplayed, did their job na mag-clear off,
sumugit yep. dito na mga gold plating, and which is why makikita natin for Blackish International, hindi masyadong masakit yung naging epekto na nakuha pa rin doon ng Fnatic Onyx Philippines yung isang objective, but rather, tinake nila yun as a challenge yes. kung paano nila papalaguin din dito sa Apli na kanina nga sinabi mo, parang hindi masyadong nabigyan ng spotlight, hindi yep. na nurture. Yes. Diba? Hindi masyadong nag-grow on to gain number 2. Pero ngayon, nagkakaroon sila ng spacing, and Yanara, at isa yan sa ating Infinix Keys to Victory. Hmm. Diba? Na kailangan i-capitalize nila yung space na binibigay ng kanika nilang mga roamer. Because yun yung isa sa mga ways for the main primary damage, main na primary pa, mga primary damage nice. Dealers to dish out enough damage output and ma-ensure na meron silang items kapag nagkaroon na ng isang malaking team fight amongst all of our teams. May kaya nagtatago, naman ngayon, ha? May nagbabadyang gulo. Dalawa pa rin naman ang mga kaganapan. Dalawa pa lang bumabagsak. Isa para sa pares natin. Grabe yung position ni Kurt tsaka ni Brusco dito. Talagang sak nila kaliwa kanan ka man tumingin. Kahit saan ka pumunta, medyo delikado pag sumilip ka eh. Pero ngayon sisilip lang ng konti si Lord JF sa gitna. Kaya lang mapupush na din naman ng FNOV ang kanilang mid lane turret. Penalty zone kinasana, walang natamaan doon. Pero Unite Merrick spawn, ang sakit ng damage output na nararamdaman na to ni Lord JM. Merong diversion play na gagawin sa top. Susubukan yata nilang mag-death. Pero mamamataan sila ni King Kong. So, naramdaman na, nakutubad, sabi niya. Parang medyo matagal na yata. To, ah. Ano, medyo matagal na wala yata dito ang tao. Baka maisip na nilang bumisita. At bumisita nga. Pero ngayon, bibisitahin din natin ang isa pang muli na objective here on to our battlegrounds. Pero sa ngayon, ito pa rin yung plano ni yes. Outlade. Hanggat may pagkakataon siya, hanggat may lupa, sige, i-clear mo lahat ng wave dyan. Yep. At hanggat maaari, syempre, nakikita natin yung spark. Oh! Ay, nakakakuha pa ng turtle! Siya nga, makakakuha ng turtle, pero ang sagot ng FNOV ay flicker plus penalty zone. Tapos meron pang implosion play doon. Uubusin na mga kalahok ng Blacklist International kasi nakuhanan sila ng pagong. Ang magiging kapalit ay tatlong miyembro nila, pero si Outplayed, trabaho lang dun sa top. Ibi-build up ko pa lang na may Spear of Destruction siya, kaya kahit malayo siya, kaya niyang bumalik eh. Kaso, yun yung nakuha niya. It's all part of the bigger plan for Blacklist International. Oh, wow. What a very wonderful steal coming from Outplayed. But the response coming from Onyx, Fnatic Onyx Philippines is even better. Yeah? Pagkakuha ng Spear of Destruction dun sa Turtle. Kasi nga naman, hindi na siya ni-retrie nitong si King Kong, which is understandable kasi wala nila man nag-contest. Na yes. So, yung ganoong movement coming from Outplayed, kapag Lord na yung pinag-uusapan, that's a different thing. That's going to be something na kailangan tutukan, bantayan, yep, yep. bilangan yes. ng Fnatic Onyx Philippines. Kailangan hanapin mo lagi kung nasaan din si Outplayed. And with that, nagkaroon ng sudden surge din kahit yep. sa mga agents natin with Outplayed still there. Diba, hindi lang siya nang-outplayed. Nang-steal din siya yes. dito. Diba? Hindi ko alam kung paano ko itatranslate sa English yun. Nasa, pero yun. Nasa pangalan na mismo niya yung moniker niya. Yes. He's outplaying everyone here on this round. And you know, what's beautiful about having a Moskov in your lineup as well as having a Lu Yi ay yung control nyo talaga sa mapa, sobrang hindi biro. Kasi a Moskov can cast his Spear of Destruction regardless of the time. Kailangan lang tumama. So kapag meron pang diversion play coming from Maluyi, yung lead na hawak kanina ng Fnatic Onyx Philippines, nababaliktad kahit papano ng Blacklist International. Kasi yung turrets, in a way, na-equalize nila. And pinupunta na nila pati si Outplayed ngayon. Nakita mo, that's a 5-man diversion play onto the boss side. Medyo mahuli dun si Burks, but he still has what it takes para makatakas doon sa ina-attempt na play sa kanya ng Fnatic Onyx Philippines. Yep. But looking here on to the first Lord of the round, nandito si Lord JM, pero medyo malayo dito ibang members pa ng Blacklist International. Oo, tapos level 14 si King Kong, level 13 si MP the King. May consistent play na gagawin habang nandito lang din naman sila. Yung Lord mapupunta sa kuna ng Fnatic Onyx Philippines kasi kulang din yung Blacklist International. Umangat doon si Outplayed kasi nga naman, hindi na yan ata nila kakayanin pang mag-force na makuha yung Lord na yon. Kaya naman, habang nagmamarcha ang Lord dito sa ating bot lane turret, kompleto ang parehas nating kumpunan. Perks mamamataan doon sa likod. 5 laban sa 5. Malayo pa rin naman yung Lord, pero ang gagawin ng Fnatic Onyx ay i-push ang mid lane turret. Ensure nila na medyo ready pa sila for the battle or war. Gusto
start sa kanila dito ng Fnatic Onyx Philippines. But with that, kasi kung makikita natin, there is a lead in terms of gold din dito for the side nga lang din ng Fnatic Onyx Philippines. And they lead din sila dito pagdating sa map control. All because nakalagpas po sa river yung mga minion wave nila. And this time, Auntie Yanara, pwede sila mag-go dito! Ito na nga, pagkatapos ng implosion ay may penalty zone lang din naman. Pero si Bruce Kong unang babagsak. May Lord Don at may dance floor lang din naman. Pero si Lord JM, ang susunod magiging casualidad. Yung Lord nagmamalitsa pa din sa bot. Pero apat, laban sa tatlo. Tatlong membro na lang ng side ng Onyx Philippines ang buhay doon. Kaya mukhang madedepensahan pa rin naman ito kahit papano. Diversion pero play? Pero diversion play na gagawin, mamamataan ba nila kung nasaan ang dalawang membro nila? Pero nakita yata doon si Super Friends, pero si Perks pa din ang babagsak. Si Haji na din ang magiging kasunod. Kaya naman, killing spree coming from the gold standard. Hindi pa sila tapos, Athena. Hindi pa sila tapos kasi ang gusto nilang gawin ay push ang mid lane turret. Pero sabi nila, wag na muna kasi kulang na tayo. Kalma muna. Pero medyo nag-backfire doon yung diversion play nila Haji. And that's going to be Super Friends na nga lang din na nakita natin na maganda rin naman yung ginawa. Kaso nga lang, look at that, Auntie, medyo nakakakaba kung ano nga may mga susunod na kabanata dito para sa laban ng Blackers International Fnatic Onyx Philippines. Pero looking back muna ulit tayo dito sa mga bigger picture, kumbaga, the pros and cons for Blackers International and for Fnatic Onyx Philippines. Yeah, in terms of the lineup that they have, no, I'd say paulit-ulit ko itong babanggitin kasi maganda talaga yung pag-control nila sa mapa because they have the Moskov as well as the Lui. However, ang ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines ay a better lane management, meaning nagiging madali sa kanila na i-set up yung Lord fights kasi alam nila lalamang yung minion waves na meron sila. And ang magiging response, of course, ng Blacklist International ay kailangang mag-split push ni Outplayed. Or merong magbantay muna. Yes. And when that happens, kulang na agad sa Lord. Lamang na agad sa posisyon yung Fnatic Onyx. Kumbaga, nagkakaroon agad ng minus one dito sa members ng Blacklist International. Especially now, nabutas kasi yung mid and even the bot side nila. So, very vulnerable sila sa mga side attacks na pwedeng i-attempt sa kanila ni King Kong man yan. O kahit nga si Kelray, di ba? Pero ngayon, Auntie Yanara, you mentioned nga pagdating nga sa mga Lord fights, medyo magiging bawas. Yes. Yung magiging offensa dito ng Blackers International. Especially this one. Dahil nakaangat nga po yung minion wave dun sa taas, mapipilitan po na may isa muna dumepensa mag-clear. And that's going to be outlane. Pero may fear of destruction niya na ready if ever man, ha? Oo, kaya naman yung nagbabas ang gulo dito. Apat laban sa lima. May ultimate pa din naman coming from outlane. Magiging low na lang din naman yung Lord. Pero ito yung sinasabi natin, mahihirapan silang mag-contest kasi kulang sila. Isa-isa din naman nilang mapapabagsak ang mga member ng side ng FNOP. Ayaw nilang pabalikin ito kasi gusto nila yung Moskov ang mag-push doon sa mid, sa top lane turret. Masakit na nga naman ang damage output coming from Every the King. Pero grabe, yung pagregasa doon ni Perks, mapabroke ang kanyang immortality pero mukhang siya na din ang pabagsak. Apat laban sa lima habang nagmamarcha yung Lord dito sa ating mid lane turret. But a killing spree coming from MP the King. That was the risk na willing i-take ng Blacklist International. Ngayon, magda-diversion sila pa away. Aabot pa rin naman sila para makadepensa. Medyo kinabahan din doon ng Fnatic Onyx Philippines. Pero somewhat, medyo in-expect na rin yun eh. Diba? Kasi they know na yung Moskov hindi sumasali. Yeah. Nakikita natin na continuously na pupush din yung top lane nila. Muntik na rin ma-eliminate doon yung inhibitor turret onto the top lane. But for Fnatic Onyx Philippines, dahil nga sa mobility rin na meron talaga yung isang Nolan, aabot pa rin naman siya sa kanyang paroroonan. Pero yung ganong klase ng mga plays, Auntie Yanara, that's a high risk, high reward na play na in-attempt ng Blacklist International eh. And in this case, that benefited them because they were able to tear down the members of FNOP. Yes, si Super Friends ang bumagsak, but nabawasan nila yung mga miyembro ng kanilang kalaban, which meant na magiging mas madali for them na depensahan yung Lord, considering na isang minion lang yung isang minion wave lang yung naglakad doon sa mid lane kasi na-push nila yung bot, nabawasan nila yung mga miyembro, so nag-back yung mga miyembro na ito. Pero 4,000 ang hawak na kanika nilang mga kalaban. Kung sino ay gagawin na lang din naman, pero makikita na nga doon na nandun lang din naman ang mga miyembro ng side ng Blacklist and Sir National.
Wala pang nangyayari. Pero Athena, babalikan natin yung sinabi natin kanina. Kung magse-set up ulit ang FNOP doon na sa Lord na to by pushing the weak lane slash yung lane opposite sa Lord, magiging ang same ang magiging kaganapan for V5. But if that were to happen, kailangan nilang i-poke na lang instead si Brusco or si Kirk para yun, mahirapan sila. Yun yung isa sa pwede natin tingnan na potential key or potential na strategy, ayan, na tactic na pwede nga nilang gawin dito for the side of Blacklist International. But Fnatic Onyx Philippines kasi, kahit sabihin natin na meron kasing ulti na parang pwede mag-split, pwede bumakter play man yan, kasi kalang dahil nga meron silang Kelra sa kamay pa nila na so far, hindi pa rin po namamatay ngayon si Kelra. Having that KDA 4-0-3, sumasayaw-sayaw, kahit sabihin na natin parang si King Kong yung madalas natin nakikita because pwede of what magpailaw. He's doing, papailaw. Is marami silang magagawang play. All because Kelra and Super Prince is enough kasi to tore down the members of Blacklist International. Kahit medyo isacrifice sila na umuwi or dumipensa si King Kong. Pero nandiyan yung pailaw na Magic Sentry. Nakita nila yung ibang members pero this is it eh. For Blacklist International, medyo i-attempt ulit nila yung ganun tactic. Medyo may iwan si outplay dun sa may bandang top to clear off the lane. But the difference is, aware na yung Fnatic Onyx Philippines na may ganung klase na play for goal na gustong gawin dito yung Blacklist. Oo, so kailangan tumama ng Spear of Destruction and makaharap ni MP The King. Kasi nga naman pareha sa silang level 15 in terms of the Lord fight. Penalty zone kill sa nalang din naman. Si Lord JM ang magiging low, pero yung Lord 15k pa rin ang buhay. Lima ang kuponan ng Fnatic Onyx na nandi dito. Pero si Kelra pa rin ang makakakuha habang nandun lang din naman yung implosion. Tatama sa tatlo, pero unstoppable coming from Kelra. MP The King yata ang susunod na mababagsakin ng kuponan ng FNOP. But outplayed ang nakakuha ng top lane turret. Pero yung Lord nagbabadya na naman dito sa ating mid lane. Unti-unti nang nalalagas yung mga kupunan ng Blacklist International. At tatlo na lang sila laban sa limang miyembro pa rin ng FNOP. Hindi pa nila pinapauwi dun si Haji habang si MP The King at outplay na lang matitira para dumipensa dito. Anti-Anara para sinasayaw-sayawan na ang si Bat laban sa mga Chrono Dashes at yung Lord kakatok na rin sa base. Kaya naman the King of the Jungle